Hi, Spookify. Medyo desperado na ako kaya nag-message na ako sa inyo. Alam ko na mahaba to pero sana matyagaan yung basahin. Sobrang kailangan ko lang ng tulong ngayon. Ngayon pa lang sinasabi ko na may nagawa akong mali. Alam ko na yun. Wala na lang sanang masasamang comments dahil hindi naman nakakatulong. Kahit di nyo sabihin, alam ko na wala akong kwenta. Hindi nyo na kailangang ipamuka. Ako po si Maris. Bata pa lang ako, ang lungkot-lungkot na ng mundo ko. Maagang namatay ang tatay ko at nag-asawa ulit ang mama ko na walang amor sa akin. Madalas, sa akin binubunto ng galit niya kahit wala naman akong kinalaman. May dalawa akong kapatid sa ina. Bale, anak sila ng stepfather ko. Mahirap lang po kami. Yung bahay namin manipis na kahoy at yero lang. Lupa ang sahig, saka papag ang higaan. Hindi kami nakatira sa probinsya pero ganito na ang buhay namin. Isang kahig, isang puka. Bukod sa napakawalang kwentang pamilya, mahirap na nga kami. Hindi na nga ako kagandahan, wala pang binigay sa akin talino. Napakamiserable ko. Grade 3 na ako nun pero wala pa din akong kaibigan. Sino ba kasing may gusto sa pangit na repeater at mukhang basahan pang uniform? Hanggang sa nakilala ko siya. Si Sai. Transfer galing ibang bansa. Kung ba't siya nasa public, malay ko. Pero halata namang mayaman sila. Maganda siya. Saka naging top 1 ng klase. Naging magkaibigan kami. Medyo malapit lang ang bahay namin sa kanila eh. Kaya madalas dinadala niya ako sa bahay nila. Pinapakain at binibigyan ako ng mga gamit ng magulang niya. Siguro ay naawa. Hanggang sa grade 4 di na kami magkaklase. Nasa section 1 na siya at maganda pa din ang takbo ng pag-aaral niya. Ako naman huminto na lang. Sabi kasi ng nanay ko bobo naman kaya wala namang mangyayari kahit mag-aral pa ako. Namasukan na lang ako sa isang maliit na karinderiya. Pero kahit ganun, regular kaming nagkikita ni Sai. Hindi siya nakakalimot, ganun din naman ako. Hindi naman kasi siya mahirap pakisamahan dahil maganda talaga ang personality niya. Lagi kang tatawa o ngingiti, magaan kausap, in short. Madaling mahalin. Nagdadalaga na kami noon, nakapasok siya sa isang science high school dito. Ako, ganun pa din. Pero doon nagsimula lahat ng tanong na bakit. Kapag namamasyal kami. Talagang napapatingin yung mga tao lalo ng mga lalaki sa kanya. Isay kasi siya, maalon yung buhok tapos sobrang ganda ng mata. May lahi kasing foreigner. Samantalang ako, eto, negra na, mataba at pango. Madalas naniliit ako kapag kasama ko siya. Lalo akong nagmukhang basura. Nagkaroon naman ako ng mga kaibigan, ganun din si Sai. Pero siya naging one of the boys. Kasama siya nagbabasketball at naglalaro ng Dota. Dahil doon lalong dumami nagkakagusto sa kanya. Naiinis ako kasi para siyang prinsesa na maraming Prince Charming. Bakit may mga taong ginawa na maganda, matalino at masaya sa buhay? Samantalang yung iba kagaya ko. Lumalim yung inis ko nun. Parang lahat na lang kasi ng tao nagbugustuhan siya. Simula nun natuto ako na siraan siya ng palihim. Kapag nasa bahay nila ako, napapasimangot ako kasi ang rangya-rangya ng buhay niya. Doon ako natuto manguha ng gamit niya. Lotion, pabango, damit at kung ano-ano pa dahil sa paniniwalang deserve ko din yun. Alam kong mali. Pero naranasan nyo na ba yung sobrang nakakapagod ng maawa sa sarili? Nakakagalit na lahat ng pangarap ko sa sarili ko nasa kanya? Na lahat ng gusto ko sa buhay nasa kanya? Samantalang wala siyang Diyos. Oo, sabi niya sa akin di siya naniniwala. Di ko ginawang big deal kasi Latina siya. At di naman siya galing sa Pinas. Naisip ko na baka ganun ng mga tao sa bansang pinanggalingan niya. Valentine's noon nung bumisita ako sa bahay nila. Nasabi ng mama niya naliligo pa daw siya kaya
Umakyat muna ako sa kwarto niya. Marami siyang natanggap na chocolates, flowers, bear, at kung ano nung regalo. Doon sa nakita ko, nainis ako. Kaya kagaya ng dating gawi, kumuha ako ng gusto ko doon. Imported na chocolate at isang pintas na napansin ko kaagad kasi ang ganda ng design. Mukhang mamahalin pa nga dahil kumikinang pa. Typical na butterfly lang ang design nun pero mamahalin ang dating. Nilagay ko yun sa bag ko ng patago. Kinagabihan noon, namatay ang nanay ko. Natagpuan ang bangkay niya na may bakat ng lubid sa leeg, bugbog at madaming pasanan parang pinaghahampas ng tubo sa ulo at katawan. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nun. Di naman siya mabuti sa akin pero nakita ko pa din ang sarili kong iniiyakan siya. Dahil doon, kinuha kami ng mga kamag-anak ni Mama sa probinsya. Dahil doon, ang tagal kong di kinakausap si Sai. August 14, namatay naman ang kapatid ko. Pero bago yun ay sinapian pa siya. Iyak ako ng iyak nun dahil mahal na mahal ko sila. At di ko makaya ang pagpapahirap sa kanya habang sinasapian siya. Bumubula ang bibig niya ng dugo at nalalagas ang ngipin niya. Kitang-kita kong paano siya nahihirapang huminga. Pastor ang tinawag namin para mapaalis ang sumapi sa kanya pero pagkaalis noon ay saka din naman binawian ng buhay ang kapatid ko. Marami siyang latay at parang paso sa katawan pagkatapos di naman galing sa pastor yun dahil di naman siya sinaktan physically ng pastor. Dahil doon, nagpunta kami sa magaling na albularyo. Kilala siya sa probinsya namin at pagpasok pa lang ang pinto ay agad sinabi niya, "Iha, may karga ka." Badong kabado ko nun. Ang iniisip ko baka may nakasunod sa akin. Kahit natatakot ako, tumuloy ako. Pinaupo ako at kahit wala pa akong sinasabi sa albularyo ay binigyan ako agad ng libro. "Alin dyan?" tanong sa akin ng albularyo. Nung binaksan ko, litrato ng mga alahas. Sunod-sunod kong nilipat yon at doon nahagip ang isang larawan. Isang butterfly na pendant na akalain doon normal lang pero may nakaukit na mata sa gitna. Doon kumabog ng husto ang dibdib ko. Suot ko noon ay kwintas kaya tiningnan ko mabuti. May nakaukit nga ding mata. Hindi na ako nakapagsilita nun. Kaparehong kapareho ng nasa lumang libro. Bumuntong hininga noon yung albularyo bago sinabi sa akin. 6 na buwan na ang may nakakaraan nung may namatay sa inyo, hindi ba? Pagkatapos ng 6 na linggo ay may panibagong kukunin. Pagkatapos ng 6 na araw, ikaw na ang susunod. Saan mo nakuha ang kwintas? Doon na ako humagulgol ng iyak. Doon ko kinento ang lahat. Ang paliwanag sa akin ng albularyo. Ang nanay ko ang pinakaginawang alay kaya ito pinatay. At matapos ang 6 na buwan mula nang mamatay ito ay susundan ito ng isa pang malapit na kamag-anak. Parehas din daw ang dadanasing hirap. Doon ko naalala ang itsura ng nanay ko nung kinuha ang bangkay niya. Kaparehas na kaparehas sa nangyari sa kapatid ko kahit wala namang bumugbog dito. Pagkatapos ng 6 na linggo, mula nang mamatay ang kapatid ko, ay malamang na ang natitira ko na lang na kapatid ang kukunin. At ako na ang susunod matapos ang 6 na araw. Ang sabi sa akin ng albularyo, ibalik ko ang kwintas. Ang isip ko na iwan ko na lang sa kwarto ni Sai kung saan ko iyon nakita. Pero hindi daw doon mapuputo lang nangyari. Dapat ay balik ko ng personal sa may-ari at dapat ay kusang loob daw tanggapin ang mga kamay niya iyon. Wala akong pera, kaya hindi ako nakabalik agad sa dati naming bahay kung saan malapit si Sai. Inabot ng 3 linggo matapos ang pagkamatay ng kapatid ko bago ako nakabalik. Hindi ko magawang aminin kay Sai na ninakawan ko siya kaya sinabi ko na may nakita akong kwintas malapit sa kwarto niya at tingin ko ay nahulog galing sa kanya yun. Pero ang nakakabahala doon ay hindi niya tinanggap. Ang sabi pa niya, hindi daw sa kanya ang kwintas. At kung napulot ko man daw iyon, sa akin na lang daw. Bagay lang daw sa mga katulad ko mapunta yon.
Ibang tono ng pananalita niya noon. At ang may ibig sabihin ng ngiti niya bago siya umalis. Pagkatapos noon ay naging mailap siya. Lagi siyang busy daw at di na madaling makontak at makita. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Unti-unti akong napipiga bawat araw na nababawas. Hindi ko na alam kung paano ba. Sana may makatulong po. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page. Yung link nasa description kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month, napakalaking tulong na po.